Ang Alibughang Anak. May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay ipinagbili niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos ito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi natagal, naubos na ang lahat ng kanyang salapi. Nang dumating ang tagutom sa bayang iyon ay isa na siyang punubi. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay pinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Taganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang hito siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit inutusan ng ama ang mga alila na linisin at bigyan ng anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik, ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbata ng ama. Akong masunurin ninyong anak na buong katapat ang maglilingkod sa inyo ay hindi ninyo naipagpatay kahit isang guya man lamang. Mayong dumating ang alibughan ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan, ay gugugol kayo ng malaki at magtiriwang? Sumagot ng marahan ng ama, anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling, ang lahat ng akin ay iyo. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita.